Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Pala si Ronald Navarro Official. Ngayong umagang ito guys ay kukuha kami ng aming SIM card. I think 7 a.m. yung bukas ng store nila. So ang kukuha na naming SIM card is Vodafone. And then gumising kami ng around 7 a.m. Hello guys, ngayon ito yung mga kasamahan ko. So tatlo lang kaming kukuha ng SIM card kasi yung iba nakakuha na. So ayan, so ngayon mag-aano kami, bili kami SIM card and then papa-activate kami sa bangko para at least makapagpadala kami sa aming mga minamahal sa buhay. So tawid muna tayo guys. So guys, ngayong araw na to is Friday. So we decided to go more earlier because may pasok kasi kami mga 2 to 10 afternoon shift. So next week kasi is pang umaga kami. So inasikaso na namin ang SIM card para at least makapagpadala na kami sa aming mga relatives. So as you can see guys, ito yung dinadaanan namin, Eskinita. So mamaya update ko kayo guys sa Vodafone pagpunta namin doon. So medyo nag-almusal lang kami ng kape saka ng tinapay and then umalis kami sa accommodation namin. So ang Vodafone dito lang naman sa main square. So okay guys, ngayon ay nandito na tayo ngayon sa Vodafone. So ito guys yung kukuhanan namin ng SIM card for activation. So around main square lang naman siya guys yung location niya. So makakapunta kayo dito kapag gusto niya magpa-activate. So ito yung bilihan ng SIM card. So pasok tayo sa loob guys. Hello guys, ngayon is di namin expect na alas 12 pa lang bukas ng Vodafone. So we are just waiting to open the store. So mag-aantay kami ng siguro mga 40 minutes bago kami makapag-abil ng aming SIM card kasi nga akala namin maaga siya magbubukas kasi inagahan namin. And then nagulat kami kasi nga nakalagay sa store nila is they can open around 9 a.m. So mamaya ipapakita ko sa inyo guys kung paano magkuha ng activation for SIM card. And then after nito, punta tayo sa Vodafone. So ngayon guys, we are just waiting about 9 a.m. in the morning because wala pa kasing 9. So around 8:30 na. So mag-aantay pa kami ng 30 minutes bago kami entertain sa loob ng Vodafone. So as you can see guys, dito kami sa main square. Yung mga kasamahan ko, you are waiting in vain. So ito guys yung sa main square nila. So may kita nyo guys yung mga bubong doon, maraming mga kalapati. So kumpul-kumpul yung mga kalapati sa taas ng rooftop nila. So ganito yung lugar sa main square, maraming mga ibon. So nakikita nyo yung mga ibon na maliliit na yan. So dito naman guys, medyo ang panahon ngayon ay kalmado, makulimlim, medyo malamig. So we decided to have winter clothes kasi medyo malapit na kasi ang winter dito. So kailangan naming balot na balot ang mga suot namin. So sa likod ko guys, kita niyo mga bulaklak. Ay, wala palang bulaklak. Sa kabila pala yung bulaklak. So kita niyo guys yung mga puno sa likod ko. So ayan yung sign na malapit na mag-winter. Ang daming mga ibon, no? Sayang hindi ko nakuwanan. So ngayon papakita ko sa inyo guys yung sa main square. So yung mga ibon guys, so nakita niyo ba? Ayan, ang dami nila, oh. Sama-sama silang lumilipad. So isang direction lang naman sila, palipat-lipat lang sila ng place yung sa taas ng bubong. So kita nyo guys yung mga tao dito, they are walking kasi itong main square na to guys is ito yung pinaka daanan ng mga iba pang mga lahi dito kasi nga para siyang park. So maganda dito kasi medyo dito kami minsan natambay. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano magana sa Vodafone yung sa processing nila. Ay, bukas na siya talaga guys. Bukas na, oh. Wait lang, papakita ko sa inyo guys mamaya.
So right now guys, we're just waiting around 9 a.m. the morning kasi ang bukas nito ay 9 o'clock in the morning. So medyo marami na ding mga nakapila dito sa kuhanin ng SIM card because I think kukuha din sila ng SIM card. So tatlo lang kami mga Pinoy na kukuha ng SIM card ngayon kasi medyo makulimlim dito guys, medyo medyo malamig kasi nga wala masyadong araw. So dito yung kuhanan guys sa ng SIM card dito sa Main Square. Ito yung pangalan ng store nila, Vodafone. So as you can see guys, ito yung loob nila. So we are waiting to open the store. Ito yung mga nag-aantay sa labas, mga lokal. And then may dalawang Pinoy kasamahan ko. So tatlo lang kami Pinoy ang kukuha ng SIM card. So habang tumatagal, parami kami ng parami. Hopefully sana maaga kami matapos dito. So update ko kayo guys sa loob mamaya. So ngayon, alas 10 pa namin yung pasok namin. So nag-aantay kami na sana maaga tumatapos para at least may time pa kami para makapag-prepare para sa pagpasok mamaya. So mamaya, update ko kayo guys dito sa Vodafone. So guys, before we proceed to our getting SIM card, we need to get this number so that they can accommodate us. So kailangan guys, kukuha tayo ng number dyan, sila yung magbibigay, then dito yung processing nila sa pagkuha ng SIM card. So this is the Vodafone, sa loob ng Vodafone. So kailangan guys, you need to have a passport and then white or address ng SIM card. So ito guys yung mga cellphone nila. Ay, hindi gumagana. Ayan. So medyo Samsung Galaxy tag. So ito guys is sa cellphone store. So ayan, we are just waiting. So guys, ngayon is we are here in getting SIM card. So ito yung makasamahan ko. So sabay-sabay na kami pumila para at least isang nakaroon na lang kami ng SIM card namin. So ito yung kumukuha ng nagpasikaso ng aming SIM card. So ito guys yung kumukuha ng nag-register na aming SIM card. So kailangan ng passport, ng address para at least makapag-register. Okay guys, right now naka-avail na kami ng aming SIM card. It's Vodafone SIM card. Yeah. So isasalpak ko na siya dito sa cellphone ko kasi nga titingnan ko kung mag-a-activate na siya. So ang kailangan dito guys sa pagkuha ng SIM card is kailangan niyo ng passport, and then kailangan din guys ng resident card na yung white slip na merong address nyo. Kasi doon nila i-register sa computer nila kung yung information mo. So ngayon guys, ito yung nabili namin SIM card. Nagkakahalaga siya ng 500 foreign. So papakita ko sa inyo guys yung pag-install ko mamaya. So ito, buksan ko to. Then so right now guys, ito yung nabili namin SIM card. So tatanggal ko na siya sa lagayan niya kasi ilalagay ko siya sa cellphone ko. So buksan na natin siya guys, yung SIM card. Ganito yung itsura niya guys, halagay Vodafone SIM. And then ayan yung likod niya guys. So buksan na natin guys yung SIM card. Then itsura guys ng SIM card dito guys, ganito. So magpakita sa inyo yung loob niya. Okay. So ganito itsura niya guys, yung SIM card niya. Parang Pilipinas lang din, meron siyang small, medium, large. So bubuksan natin siya kasi kukunin natin yung maliit. So ganito itsura niya guys. Ano daw sa maliit SIM card niya? Chip, microchip. So ito guys yung ano niya, yung SIM card niya. So kagatin na lang natin kasi walang gunting. So
Tingnan natin kung mag-aano siya, magsisignal siya. Kasi diba yung ibang kasamang kasi natin, pagkaano walang server. So, ito try natin guys. So, ayan. Natanggal ko na yung maliit niya. So, install na natin. So, ito guys. Install ko na. Binuksan ko na yung cellphone ko. Ilagay na natin yung maliit na SIM card. So, ganito ba yan? Tama ba? Yeah. So, yan. Nakapasok na siya guys. So, ipupush na lang natin siya paloob. Then, okay, nakapasok na siya. Tapos, buksan natin. So, alam ko. Yan. Sabi mo yung ano. So, ngayon guys, ito nag-restart na yung cellphone ko kasi nga, nilagyan ko siya ng SIM card. So, tingnan natin kung may signal siya. So, guys, pag kukuha kayo nito, kailangan nyo ng 500 foreign para makapag-avail kayo ng SIM card. So, ang kailangan nyo lang guys dito is passport pati yung address ng tirahan ninyo kasi i-re-register na rin sa computer. So as you can see guys, I'm waiting for my cellphone kung meron siyang signal. It almost around maga 10:30 na. So ayan guys, buksan ko na siya. Enter the PIN per SIM card. Oh, ba't may PIN per SIM card to? Okay, wait lang. Hello guys. Nabuksan ko na yung aking cellphone. So nakalagay siya enter PIN for SIM 2 kasi nakalagay siya sa SIM 2. So yung PIN niya guys, hindi ko alam, nagtanong ako sa nag-assist sa amin. Nasa likod ng SIM card yung PIN. So ang kukunin niyo lang dito guys yung apat lang na number. So i-type natin guys. First 4 digit. 4 digit lang pala. Okay, nabuksan ko na siya. So check natin kung kaya na siyang SIM card. Okay na ba yan? Cancel na, no? Cancel. So yeah guys, nagka-signal na ako. So it means effective yung SIM card niya kasi hindi nagkaroon ng problema. So update ko kayo guys sa pagpunta namin ng bangko.